Isa na naman po magandang tanghali or magandang araw or magandang gabi sa inyo sa kayong dako ng mundo ngayon. Anyway, si Reggie po pala muli na Reggie Rich TV. Di po mayaman, naghahangad lang po yung maman. At nandito po tayo at naghahatid ng balita or nagbibigay ng update sa inyo mula po rito sa Winnipeg, Manitoba. At ngayon ay bibigyan ko kayo ng update regarding dito sa aking bagong career, itong healthcare aide, na kung saan nagsimula na ako mag-work. Actually, nakatapos na ako ng orientation week ko last week, kaya ako sobrang busy dito sa bago kong facility, Deer Lodge Center. Napakaganda, WRHA or Winnipeg Regional Health Authority siya, so under siya ng government. Kaya talagang maganda ang mga bigay. Una-una na compare mo sa dati kong facility, medyo may kababaan. Ito medyo maganda-ganda. Ang starting dito 20.09 at maganda yung mga benefits nila kapag nag-overtime ka times 2. So yun, yung isa sa mga nagpaakit sa akin kaya ako nag-try din dito. By the way, maraming salamat nga pala kay Ate Norma. Siya yung nagpasok sa akin dito. Kasi medyo mahirap din pala makapasok sa government facilities kasi talagang maghihintay ka ng panahon bago ka nila matawagan kapag wala ka talagang kakilala. So dito rin pala sa Canada, talagang meron din pala dito yung kakilala system. Parang sa atin din pala sa Pilipinas. So maraming salamat sa Ate Norma, at least binigyan mo ako ng chance na makapag-work dito. Pinakilala mo ako sa HR. At ayun, natatanggap naman tayo. Medyo may kahirapan din ang interview dito kasi dalawa yung nag-interview sa akin. At talaga matindi yung mga tanong talaga nila. Sa ambush ka nila ng interview talaga. Para malaman nyo lang, ang pagkakaiba dito, talagang dito, nasa chronic care kasi ako, kaya medyo ganun ka-rush or kabigat ang load ng trabaho. Compare mo doon sa PCH or yung personal care home sa Charleswood. Ako saan, nag-drop ako ng position ko. Dati akong 0.7, nagpa-casual na lang ako. Karoon ako ng flexibility ng pag-work doon pa rin, di ba? Pag wala akong work dito sa Deer Lodge, baka pag-work pa rin ako doon. Kasi dito, binigyan lang ako ng 0.6 for the meantime. Kasi nga, merong isang nag-mat leave. Naghanap sila ng taong papakapalit muna, temporary. Yun. Tapos sabi ng manager, i-apply ko raw. This week meron daw lalabas na job posting regarding sa permanent position. I-apply ko raw kagad yun para kuha nila kagad ako. Basically, ang pagkakaiba ng chronic care at saka ng PCH. Sa PCH kasi, personal care home, residente mo, kailangan mong, lalo pag umaga, kailangan mo silang gisingin, i-get up para ihanda para sa breakfast. So lahat sila kailangan ayusan mo, tapos yung iba, yung mga nakakatayo pa or nakakapunta pa sa wheelchair, lalagay mo sa wheelchair at dadali mo sa dining room isa-isa. Pero hindi lahat yun madaling tumayo. Kailangan mo pa ng machine, di ba? Now, compare mo dito sa chronic care, dito naman sa chronic care, mga halos may mga nakakonekta sa katawan nila. So medyo may konting, pag medyo mahina-hinasik mura nyo, kagaya ko, medyo di pa talaga, baguhan pa na talaga ako dito sa gantong mundo. Medyo talagang bumabaliktad pa yung sikmura ako. Talagang kailangan nakabalot talaga ako kasi hindi ko kinakaya yung amoy. Talagang hindi ko kinakaya yung pag nakikita ko. Pero dahil kailangan, dahil tawag na pangangailangan, kailangan natin matutunan. Di ba? Kailangan natin matutunan tanggapin ko anong ginagawa natin. Medyo bumabaliktad na yung sikmura ako. Tapos dito may mga nakakabit dito. Tapos lumatalsik yung mga laway, ganun. So medyo talagang lalakasan, matibay talaga ang sikmura nyo pala talaga rito. Oo. Pero sa ngayon, medyo nakakasanayan ko na rin naman. Lalo na yung mga dating pupo. Hindi medyo talagang hirap na hirap ako dati dyan. Lalo na pag nagsisimula pa lang kami, talagang hindi ko kaya humawak ng pupo. Pero meron namang gloves, di ba? So yun. So, tapos ang supply dito sa Deer Lodge, grabe, sobrang talagang hindi ka mamumroblema sa supply. Ang facility, napakalinis. Wala ka malang maamoy na kung ano. Meron na talaga, pero hindi talaga nag-stay yung amoy. Tapos yung mga tao parating lalo na sa unit namin, pansin ko talaga parang masaya sila, parang hindi sila ganun kapagod talaga. Lalo sa Ate Norma, kaya pala nagtataka ko kay Ate Norma, para
Para bang lagi malakas kahit pumasok siya doon ng pangalawang shift doon sa Charleswood. So, misal, kumbaga madalas siya nagsi 16 hours. Ano, hindi siya ganun kapagod. Kasi yung pala dito sa Deer Lodge, talaga monitoring ka lang halos. Hindi talaga sunod-sunod. Hindi, yung bang hindi ang galaw, hindi rush. Hindi mo kailangan madaliin o ano. So, ganun ka, ano, kaya hindi bugbog yung katawan mo. Kaya pala, nagtataka ako sa kanya, kababaeng tao na maliit. Pero ang lakas talagang pagdating sa ano, para bang, ay ko, kaya mo ba yun? Nagtataka ako noong una. Bakit sabi nakapag-work ka pa doon, tapos nag-work ka pa rin dito. Pero nung last week, nung nag-try kami nung nag-orientation week kami, so sinabayan ko pa rin ng trabaho sa Charleswood at nagawa ko naman ng ilang beses. So sabi ko pa, ganun pala yun. Kasi nga hindi nga bugbog yung katawan mo. Yung kaya lang tulog, syempre, kailangan matulog ka kagad pagdating sa bahay kasi may 8 hours ka na lang na natitira, di ba? Sa 8 hours yun, hindi pa kagad 8 hours kasi tatravel ka pa pabalik. Sa umaga naman, kailangan mo naman ika, ano. Kumbaga, sabihin natin mga 5 hours na matutulog mo talaga. Parang ganun. But anyway, yun ang ano, update kasi papasok na rin ako. Meron pa 15 minutes mga briefing bago magsimula. So, at kung umabot kayo sa video na to, maraming salamat sa suporta nyo. Yan nyo, hindi lang sa healthcare aid tayo magkaka-content nito. Kasi natutuwa ako kasi alam nyo, binayaran na rin ako ng YouTube ng ilang beses na kahit alam kong walang katuturan na mga sinasabi ko. Medyo mga masyado boring tong ating mga video. Pero binayaran ako ng YouTube 4 beses na. So hindi rin masama, di ba? Ito paano, meron din nangyayari, meron pa rin at meron pa ring pakinabang para sa akin. At sigurado meron din pakinabang para sa inyo kasi nakapagbigay ako ng impormasyon sa inyo, di ba? Okay, maraming salamat kung umabot kayo. Hanggang sa muli. Okay? Hasta la vista, sabi niya.